Hello guys, Cycles Gaming nga pala, mga ka-Psyque. Nandito tayo ngayon para mag-review tayo ng gaming headset. Itong gaming headset na to, lumabas to nung since 2016. Entry level siya ng Corsair. So, parang malapit na po ito paubos. Ngayon ko lang siya ni-review kasi ngayon lang po ako nakabili. Ito yung Corsair na to is ano, ang kanyang pangalan is HS50 Pro Stereo. Pagkakaalam ko, 2016 siya lumabas, kaya late na late na natin siya marireview. Pero sa tingin ko may mga stock pa naman kahit papano. Kasi ito, nabili ko to siya sa Data Blitz guys, nasa halagang 2695 guys. So yung nakita ko, may mga stock pa naman kahit papano, pero konti lang. Tapos sa Data Blitz guys, meron siyang 2 years warranty. Kaya mas maganda kung mag-aabil kayo din sa Data Blitz kasi meron siyang 2 years warranty. Good for things na yun guys, para sa warranty ng isang headset. Ngayon, i-review natin to guys, kung ano ba yung ano neto, kung ano ba yung specification neto, tsaka anong kaya nitong gawin, o kaya naman comfortable ba sa tenga, o kaya naman pwede siya pang streaming, pwede ba yung mic niya sa streaming, yung mga beginner streaming lang, o kaya mga nagsisimula pa lang mag-stream, pwede to mga pang budget kasi 2695 lang naman po siya guys. Ngayon, sisimulan muna natin yung simpleng specification niya dito guys. Babasahin ko muna sa likod guys. Yung connector niya may 3.5mm analog guys. Tapos headphone type niya is custom 50mm, 50mm. Tapos yung ano niya, ni Neo Dai Mom yung type ng headphone type guys. Yung mismong ano, yung mismong eto guys oh, ay yung tawag sa kanya. Ulitin ko nga, Neo Dimum. Basta kayo na bahala dun. Tapos yung frequency response niya is 20Hz to 20kHz guys. And yung impedance 32 ohms and 1kHz. Yung sensitivity niya naman niya, umaabot ng 111 decibels. Plus negative 3 decibels guys. Tapos yung driver 50mm. Micro type is unidirectional. Alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng unidirectional kasi di ba merong directional, may omnidirectional, tsaka yung unidirectional guys. Yun yung mga katangian ng isang microphone. Tapos impedance niya is umaabot ng 2.0k ohms guys. Tapos yung frequency response 100Hz, 100Hz to 10kHz guys. Yung sensitivity niya is negative 40 decibels and plus negative 3 decibels. Ito yung microphone, yung specification ng microphone niya guys. Ngayon, bubuksan natin to kung ano yung laman net. Ito na nga guys, bubuksan na nga natin yung HS50 Pro Stereo guys. Sa loob ng box, meron siyang soundproof. Siyempre, alam niyo naman kung para saan yung soundproof, guys. Tapos, meron din siyang splitter, tsaka yung mic na detachable. Yung ibig sabihin ng detachable, hindi tanggal na mic, guys. Tapos, ito na yung headset. Kung makikita niyo, napakasimpleng design line. So, ito na nga, guys. Kinabit ko na yung headset. Ito na yung headset niya. So, impression ko dito, guys, napakasimple lang ng design niya. Kung makikita yun, napaka-simple lang yung design niya, guys. Ayan. Nung una, pagtingin ko dito, yung bibiling ko sana, kala ko umiilaw ito, umiilaw ng kulay blue. Yung pala, hindi pala siya umiilaw, pero siyang parang highlights lang na mukhang umiilaw sa malayo. Ayan, no? Yung akala mo umiilaw siya, pero naka-kulay blue lang po siya. Ayan, sa design. Yung first impression ko dito, guys, yung design. Tapos ito yung sinasabi kong soundproof, guys. Yan, ito yung soundproof. Nakikita nyo yung soundproof. Tapos detachable siya guys. Yan, detachable yung ano niya, yung mic. Meron siyang 3.5mm jack. Sasaksak nyo lang siya dito guys. Yung impression ko talaga dito, napakasimple lang ng design niya. Tsaka mukhang parang comfortable naman siyang ilagay sa ating ulo. Yan, medyo comfortable naman siya guys. Tapos yung detachable, ay yung ano niya, splitter guys. Ayan, detachable din guys. Ito yung splitter niya. Yung kulay red, as usual, mic yan. Yung kulay green, speaker yan guys. Tapos ito yung ano niya, pwede siyang, ito yung 3.5mm jack niya guys. Ito, 3.5mm jack, pwede siyang pang cellphone guys. Kaya
ginagamitan siya ng splitter. Kasi yung splitter para sa PC, guys, para gumana yung mic, tsaka yung tunog nito. Tapos, eto lang, kapag eto lang sinaksak nyo, guys, speaker lang yung gagana, pero yung mic hindi siya makakagana kasi kailangan siya ng splitter. Kaya, hiwalay itong splitter, guys. Kasi ito, pwede siya sa cellphone, pero hindi nyo magagamit yung kanyang mic. So, ito yung impression ko sa kanya. Napakasimple lang, tsaka medyo ano siya. Kung titignan mo, para siyang high quality yung ginamit na materials dito, guys. Kasi nga yung ano to, yung micro, yung headset phone type nito is neodymium, guys, neodymium. Ito kung nakikita niyo yan. So pupunta naman tayo sa quality, guys. Yung quality nitong phone na to, kung makikita nyo, itong ano niya is ano, ang tawag nito, foam. Yung tipong kapag ano, 'di ba, yung minsan yung mga kadalasang headset, pag tumatagal yung mga foam parang natatanggal. Ito sa tingin ko, hindi siya basta-basta matatanggal. Alam niyo naman kung bakit natatanggal yung foam, kasi minsan kapag basa kayo ng pawis o kaya sinuot nyo, mapupunta dito, magiging moist siya dito, guys. Kaya yung tela ng foam umaano, para siyang kumukunat, humihiwalay, kaya natatanggal. Ito naman, guys, siguro hindi naman, siguro kapag tumagal din, hindi naman to matatanggal. Kaya good quality siya, guys. Sa presyo niya, good quality, guys. Yung dito niya may foam din sa kanyang taas para komportable yung ating ulo. Tapos medyo nabibend-bend siya ng konti, yan. Hindi siya pwede iganon ng todo kasi baka mababalik. Tapos may adjustable siya dito. Ito yung adjustable niya. Hanggang 8 lang nakalagay dito. 2468 millimeters ata yan. Millimeters. Yan, guys. May adjustable. Kung hindi, medyo malaki yung ulo nyo, kaya pwede nyo siya i-adjust. Sa akin kasi kahit hindi na siya i-adjust, pit na siya dyan, guys. Fitable na siya dyan. Kasi ito yung mic, medyo maiksi lang siya. Kaya pero, naagagalaw naman yung kanyang mic. Kasi ayan, fitable sa akin tenga, guys. Yan. Yung suot ko to, yung wala pang tunog, guys, kapag ganyan ito mo, parang meron siyang pressure. Meron siyang pressure kapag pinush mo itong kalawa kanan mo. Parang sa tenga mo, meron siyang pressure. Tsaka parang, makikita mo talaga, o yung maano mo talaga dito, pag sinuot mo, parang di mo na maririnig yung mga nasa paligid mo. Pero susubukan natin yan mamaya, guys. So, ayun nga yung quality niya, guys. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang mic test. Ito nga pala yung sound test, ay yung mic test natin, guys. Kung naririnig nyo, okay ba yung sound test natin? Ito, wala pong edit. Sinaksa ko lang talaga sa camera ko, guys. Sinaksa ko sa camera ko. Kaya kung naririnig nyo kung okay ba sa inyo itong ano, HS50 Pro na Corsair, guys. Okay ba yung pagsasalita natin, yung mic? Wala ba kayo masyadong naririnig na ingay sa room? O kaya di niya ba nasasagap ng ating mic? Itong mic natin, guys, yung microphone is naka unidirectional to, guys. Alam niyo naman po ibig sabihin na unidirectional. Yung ibig sabihin po ng unidirectional, ito yung unidirectional is yung single ano lang siya, kung saan yung boses ko, o kaya kung nasaan yung, kunwari ito yung mic, kung nandito siya nakatapat sa aking mic, masasagap niya lang yung aking sinasalita kung naririnig niyo. Pero pag linayo ko yan, yan, guys, kapag linayo ko, hindi siya masyadong maririnig. Maririnig siya pero hindi ganun ka-clear. Pero kapag nilapit ko siya dito sa aking bunganga, guys, naririnig yun kung gano'ng kalakas, kung ano yung kinaiba ng unidirectional sa omnidirectional, guys. So, unidirectional, ibig sabihin, kung ano yung sounds na naririnig niya o mas malapit sa kanya, yun yung i-ano niya ng kalakas. I mean, ayun yung i-absorb niyang, ano, guys, yung i-absorb niyang boses or frequency. Kaya kapag linayo ko tong mic na to, naririnig yung boses ko pero hindi gano'ng ka-clear kasi parang kalat na yung boses, hindi na siya nadedirecta dito sa ating mic, dito sa ating microphone. Kaya kapag ginalito ko,
tinapat ko siya sa aking boses, o tinapat ko siya sa aking bibig. Marinig na marinig niyo yung boses ko, clear na clear. Yung po, ayun yung mic test natin, guys. Ano po ba masasabi niyo? Ito po, nakasaksak po to sa aking camera. Wala po tong edit, guys. Kung gusto niyo makita yung edit nito, nasa page ko, guys. Nandun, suot-suot ko po siya. Kung gusto niyo siyang panoorin o malaman kung okay ba siya pang streaming, puntahan niyo na lang yung aking page, guys. Nandun po yung ano ko, yung mga video ko, yung mga streaming ko. Kaya naman, guys, ang gagawin natin is yung testing natin yung kanyang sound. Titesting natin yung sound niya, guys, yung sound test. Ngayon, ilalagay ko siya sa aking cellphone. Cellphone na lang yung gagamitin ko, guys. Kasi may tunog naman ako dito. Yan. Sasaksa ko siya dito. Kasya-kasya naman po yan, guys. Tapos, ayan po kung nakikita nyo. Yan. Buksan muna natin. Tapos, patugtog tayo, guys. Papatugtugin ko yung 8D, guys. Yung 8D. So, ito, guys. Niplay ko na yung song, guys. Pakaramdam ko dito. 8D song yung pinlay ko, guys. Alam nyo naman pag 8D song, lumalakad yung ano, lumalakad yung ating song. Kaya ito, hindi naman siya masyadong kalakasan. Hindi rin siya masyadong kainaan, guys. Sakto-sakto lang talaga. For the, ano lang talaga. Para sa budget gaming. So, dito sa paligid ko, hindi ko masyadong naririnig. Yung boses ko, hindi ko siya masyadong marinig. Kasi, naano siya ng aking, ano, sound. Sound dito sa aking headset, guys. Yan. Okay-okay siya, guys. Okay-okay siya para sa budget gaming. Or budget headset, guys. Budget gaming headset, guys. Yan. Okay-okay naman siya, guys. Yeah. So, yun po yung sound testing natin, guys. Ano ba yung masasabi nyo dito sa aking ano, review? Paki-comment down below, guys, kung nagandaan ba kayo sa aking review. Kung hindi, pwede kayo wag kayo mag wag nyo lang daanan yung ano ko. Pero wag nyo ako ibabash, guys, ha? Kasi beginner pa lang tayo sa ating pag-vlog tsaka sa pag-review, kaya maraming salamat po kung magsusubscribe kayo tsaka kung manonood kayo sa aking streaming page, ililink ko na lang sa comment or ililink ko na lang sa description, guys, para mapuntahan nyo yung aking page at makapag-follow kayo dun tsaka manood kayo ng mga stream ko. Yung mga ini-stream ko, guys, is yung mga ML, Mobile Legends tsaka League of Legends, mga horror, basta mga ganun, halo-halo kung ano yung magustuhan ng aking mga manonood, kung ano yung kanilang isasuggest na game, kaya okay. So, nakatanggal yung headset ko. Narinig ko pa rin yung kanta. So, parang malakas talaga siya. Pero hindi naman siya ganun kalakasan, guys. Ha? Kasi nga yung specification niya is umaabot lang ng, ano, ng 32 ohms to 1kHz, guys. Tsaka, yung frequency, yung impedance din, guys, ha. Tapos, yung frequency is 2Hz, 20Hz and 20kHz, guys. Kaya, ganito lang siya kalakas, guys. Pero sakto-sakto na yun, guys. Hindi na siya masyadong, ano, hindi na siya masyadong kailangan natin ng malakas o mahina para marinig din natin ng konti. Pero yung sinuot ko naman siya, hindi ko naririnig yung kanyang dito sa paligid ko, yung pag nakaganto ako. Yan. Hindi ko na masyadong maririnig. Hindi ko nga masyadong naririnig yung boses ko, guys. Eh. Narinig ko siya, pero napaka-konti lang. Minimal lang, guys. Kaya yun yung aking review dito. So, ano nga masasabi niyo dito sa aking review, guys? Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan mag-share. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Huwag niyo po i-follow and i-like yung aking page. Kung ayaw niyo naman po, sige, okay lang po. Huwag niyo na ako i-subscribe. Okay lang po sa akin. Huwag napangitan po kayo. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po.